Totoo na hindi pantay-pantay ang mga tao. Mayroong mayayaman, ngunit karamihan ay mahihirap. Ang sabi ng iba, ang kayamanan ang pinagmumula ng kasamaan. Ngunit sa iba naman, ginagamit nila ang kayamanan para tumulong sa kapwa. Sa videong ito, malalaman natin ang 10 pinakamayayamang tao sa mundo taong 2020 ayon sa Forbes Magazine Real-Time Ranking as of December 31, 2020 habang nire-record ko ito. Bago tayo magpatuloy, kung ganitong mga videos ang hilig mo, don't forget to like, subscribe, share, and don't forget to click that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ipopost ko. At sa ating pagpapatuloy, pasok sa number 10, si Mukesh Ambani. Si Ambani ay merong 76.5 billion US dollars net worth. Si Mukesh Ambani ay mula sa Mumbai, India. 63 years old, married at merong 3 anak. Nagtapos ng Bachelor of Science in Engineering sa University of Mumbai. Ngunit siya ay drop out sa Stanford University. Pinamunuan ni Mukesh Ambani ang 88 billion US dollar Reliance Industries na konektado sa mga petrochemicals, oil and gas, telecom at retail. Ang Reliance Industries ay itinayo ng kanyang tatay na dating trader noong 1966 sa isang textile manufacturer. At matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, pinamunuan ni Mukesh at ng kanyang nakababatang kapatid ang Reliance Industries. At noong 2016, kahit na sa mahigpit na kompetisyon sa telecom market, ay ipinakilala nila ang 4G phone service na kung tawagin ay Jio. Kahit sa panahon ng COVID-19, nakakuha pa rin si Ambani ng mahigit sa 2 billion US dollars sa pagbenta ng 1/3 ng Jio sa mga investors tulad ng Facebook at Google. At pasok sa pangsiyam na pwesto, walang iba kung hindi si Larry Page. Si Larry Page ay mayroong 77.2 billion US dollars net worth. Si Page ay isang 47 years old American na mula sa Palo Alto, California. May asawa at isang anak. Si Page ay nagtapos ng Bachelor of Science sa University of Michigan at Master of Science sa Stanford University. Si Larry Page ay nagbitiw bilang CEO ng Alphabet, ang parent company ng Google noong December 2019. Ngunit siya ay nananatiling board member at controlling shareholder. Itinatag niya ang Google noong 1988 kasama ang kapwa Stanford PhD student na si Sergey Brin. Kasama niya si Brin na invento ni Larry Page ang Google's PageRank algorithm na lalong nagpaganda sa search engine ng Google. Si Page ay CEO ng Google hanggang 2001 hanggang siya ay palitan ni Eric Smith. At simula noong 2011 hanggang 2015, siya naman ang naging CEO ng bagong parent company ng Google na Alphabet. Maliban sa Google, si Larry ay isa ring founding investor sa mga space exploration company na Planetary Resources. At pasok sa number 8, si Chung Shanshan na mayroong 78.6 billion US dollars net worth. Si Chung ay isang 66 years old na mula sa Hangzhou, China. Pagmamay-ari niya ang Nongfu Spring, isang bottled water company na listed sa Hong Kong Stock Exchange simula pa noong September 2020. Alam niyo ba, si Chung ay isang dropout sa elementary school during China's chaotic cultural revolution. Masasabi nating talagang rags to riches itong si Chung. Dahil nagtrabaho siya bilang isang construction worker, naging isang newspaper reporter, at naging isang sales agent siya sa isang inumin bago siya nagsimula ng sarili niyang negosyo. Kontrolado din ni Chung ang Beijing Wantai Biological Pharmacy na matatagpuan sa Shanghai Stock Exchange simula pa noong April 2020. At pasok sa pang-pito, walang iba kung hindi si Warren Buffett. Siya ay mayroong net worth na 87.5 billion US dollars. Si Warren Buffett ay 90 years old na mula sa Omaha, Nebraska, USA. May 3 anak, naging balo ngunit muling ikinasal. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science sa University of Nebraska at Master of Science sa Columbia University. Si Warren Buffett ay kilala bilang Oracle of Omaha. Siya rin ay tinaguriang most successful investors of all time.
pinamumunuan at pinapatakbo ni Buffett ang Berkshire Hathaway na nagmamay-ari ng higit sa 60 kumpanya kasama ang insurer na Geico, battery maker na Duracell at restaurant chain na Dairy Queen. Si Warren ay anak ng isang US congressman at unang bumili siya ng stocks sa edad na 11 at unang nag-file ng taxes sa edad na 13. At alam niyo ba, nangako si Warren Buffett na idodonate niya ang over 99% ng kanyang kayamanan sa kawanggawa. At so far, ang naipamigay niya ay umabot sa mahigit $41 billion. And mostly, idinonate niya ito sa Gates Foundation at sa kanyang Kids Foundation. At noong 2010, si Warren Buffett at Bill Gates ay nag-launch ng The Giving Pledge na iniinganyo ang mga bilyonaryo na idonate ang at least kalahati ng kanilang kayamanan sa mga kawanggawa. At pasok sa pang-anim na pwesto, walang iba kung hindi si Larry Ellison. Si Ellison ay mayroong $88.2 billion net worth. Alam niyo ba, si Ellison ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Siya ay nag-drop out sa University of Chicago at nagsimulang gumawa ng database para sa CIA. Si Larry Ellison ay 76 years old na mula sa Woodside, California, USA. May 4 na anak at ayon sa Forbes magazine, siya ay in a relationship. Si Larry Ellison ay chairman, chief technology officer at co-founder ng software giant na Oracle, kung saan ang pag-aari niya ay nasa 35.4%. Pagkatapos ng 37 years na pamumuno ng Oracle, siya ay bumaba sa pwesto. Lumaki ng lumaki ang Oracle sa pagbili ng mga software companies at isa sa pinakamalaki ang 9.3 million ng NetSuite noong 2016. Noong taon ding iyon, si Ellison ay nagbigay ng $200 million sa University of Southern California para sa Cancer Treatment Center. At noong 2012, si Ellison ay gumastos ng $300 million para bilhin ang halos lahat ng isla sa Lanai, Hawaii. Sa ngayon, mayroon siyang hydroponic farm at luxury spa doon. Si Ellison ay naging board member ng Tesla noong December 2018 pagkatapos niyang bilhin ang 3 million Tesla shares. At siguro naman halos lahat ay nakakakilala na sa panglimang pinakamayamang tao sa mundo taong 2020 dahil siya lang naman ang founder, chairman at CEO ng Facebook. Walang iba kung hindi si Mark Zuckerberg na mayroong net worth na $100.3 billion. Si Mark Zuckerberg ay 36 years old lamang na mula sa Palo Alto, California. May 2 anak at kasal kay Priscilla Chan. At katulad ng pang-anim na pinakamayaman na si Larry Ellison, si Mark Zuckerberg ay isa ring dropout. Hindi niya tinapos ang kanyang pag-aaral sa Harvard. Ang Facebook, ang isa sa pinakasikat na social network na pag-aari ni Zuckerberg, ay naging isang paboritong communication tool noong habang halos lahat ng mga bansa ay nasa lockdown. Sa kabila ng kasikatan ng Facebook, mahigit sa 1,000 mga advertisers ang sumali para i-boycott noong June 2020 upang iprotesta ang maling pagpapatupad ng Facebook sa hate speech at ang misleading post na galing sa mga politiko. At alam nyo ba, sinimula ni Zuckerberg ang Facebook sa Harvard noong 2004 sa edad na 19 lamang. Ito'y para itugma ang larawan sa mga pangalan ng kanyang mga classmates. At noong 2012, isinapubliko ni Zuckerberg ang stocks ng Facebook at hanggang sa ngayon, nasa 15% pa rin ang kanyang pag-aari rito. At pasok sa pang-apat na pwesto, walang iba kung hindi si Bill Gates. Si Bill Gates ay mayroong $120.3 billion net worth. Si Bill Gates ay 65 years old na mula sa Medina, Washington, USA. May 3 anak. Si Gates ay isa ring dropout sa isang university. At alam nyo ba na noong bata pa si Bill Gates ay sobrang hilig niyang magbasa at humantong pa ito na pinagbabawalan na siyang magdala ng libro sa hapagkainan.
Kasama ni Bill Gates ang kanyang asawang si Melinda sa pamumuno ng Bill and Melinda Foundation, the world's largest charitable foundation. Ang foundation na ito ay tumutulong para pagandahin ang kalusugan sa buong mundo at magbigay ng patas na oportunidad. At noong May 2020, sinabi ng Gates Foundation na sila ay gagastos ng $300 million para labanan ang coronavirus pandemic, funding, treatment, detection, and vaccines. Halos na ipamigay o naibenta na ni Bill Gates ang kanyang stake sa Microsoft. Sa ngayon, nasa 1% of shares na lamang ang kanyang pag-aari rito. At ininvest niya ito sa mga halo-halong stocks at iba-iba pang ari-arian. At noong kalagitnaan ng March 2020, nagbitiw si Bill Gates bilang board member ng Microsoft, the software founded with Paul Allen in 1975. Sa kasalukuyan, Gates has donated $35.8 billion worth of Microsoft stocks sa Gates Foundation. At pangatlo sa listahan, walang iba kung hindi si Bernard Arnault in family na mayroong $151.7 billion net worth. Si Bernard Arnault ay 71 years old na taga Paris, France. May asawa at 5 anak. Siya ay nakapagtapos ng Bachelors of Arts sa École Polytechnique de Paris. One of the world's taste makers, yan ang bansag kay Bernard Arnault na pinamumunuan ang 70 Brands Empire, kasama na dyan ang Louis Vuitton at Sephora. At noong November 2019, LVMH ay nakapag-deal para bilhin ang American jeweler Tiffany & Company sa halagang $16.2 billion na pinaniniwalaan na pinakamalaking luxury brand acquisition ever. Gumastos ang LVMH ng $3.2 billion noong 2019 para sa luxury hospitality group na kung tawagin ay Belmond na nagmamay-ari ng 46 hotels, trains, and river cruises. Naging matagumpay ang kanyang ama sa construction business nang dahil doon, nakapagpundar siya ng $15 million para bilhin ang Christian Dior noong 1985. At sa ngayon, apat sa mga anak ni Arnault ay nagtatrabaho sa LVMH Empire. At pangalawa sa listahan ng pinakamayamang tao sa mundo ng 2020, walang iba kung hindi si Elon Musk na mayroong net worth na $155.6 billion. Si Elon Musk ay 49 years old lamang, may 7 anak, at in a relationship. Siya ay mula sa Austin, Texas, USA. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Arts sa University of Pennsylvania. At alam nyo ba, si Elon Musk ay lumaki sa South Africa at naging immigrant sa Canada sa edad na 17 lamang at lumipat sa USA para mag-aral. Si Elon Musk ay natanggap sa graduate program sa Stanford University, ngunit hindi niya ito itinuloy para simulan ng isang software company na kung tawagin ay Zip2. Nagsikap si Elon Musk para pagandahin ang transportasyon dito sa mundo at sa kalawakan. Dito sa mundo, sa pamamagitan ng electric car maker na Tesla. At sa kalawakan naman, sa pamamagitan ng rocket producer na SpaceX. Pag-aari ni Elon Musk ang 21% shares ng Tesla. Siya ay nagbitiw bilang chairman noong 2018 matapos siyang akusahan ng false statement tungkol sa plano niyang gawing private ang Tesla. Samantalang ang SpaceX ni Musk ay may value na $46 billion sa ngayon. At ang pinakamayaman sa mundo taong 2020 ay walang iba kung hindi si Jeff Bezos na mayroong net worth na $189.7 billion. Si Jeff ay 56 years old na taga Seattle, Washington, USA. Meron siyang 4 na anak at in a relationship. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science sa Princeton University. At alam niyo ba, noong bata pa si Jeff, siya ay nagtatrabaho sa rancho ng kanyang lolo tuwing summer bilang isang Caterpillar Tractors repairman. Itinatag ni Jeff Bezos
ang napakalaking e-commerce na Amazon noong 1994 mula sa kanyang garahe sa Seattle. Pinapatakbo niya ito bilang CEO at siya ay nagmamay-ari ng 11.1% na stake dito. At noon namang April 2020, sinabi ni Bezos na magbibigay siya ng $100 million sa Feed America, isang non-profit organization na tumutulong sa pagpapakain sa mga kapuspalad at sa mga apektado ng pandemya. Sa kabila ng pagkakawang gawa, nakakatanggap pa rin ng kritisismo si Bezos mula sa mga US senators at sa madla dahil sa hindi magandang trato sa mga manggagawa sa panahon ng pandemic. Noong 2019, nakapagtala ang Amazon ng $280.5 billion na revenues at ang record high na $11.5 billion in net profit. Alam niyo ba, ang Washington Post ay pag-aari din ni Bezos at ang Blue Origin na isang aerospace company na gumagawa ng rockets na ginagamit for commercial use. At ngayong alam mo na kung sino ang 10 taong pinakamayaman sa mundo ng taong 2020. Sigurado ako ay napansin mo ang pagkakaiba-iba ng pinagmula ng kanilang mga yaman. Ngunit napansin mo rin ba ang pagkakatulad ng halos lahat sa kanila? Halos lahat sa kanila ay may gininto ang puso ng pagtulong sa kapwa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At laging tatandaan, be nice to everyone.